Sa kuha ng body camera, makikita ang pinahinto at binasag ng Quezon City Police ang bintana ng kotseng ito sa C5 Corner FVR Road. Pero kahit inaagaw na ang manibela, hindi pa rin sumuko ang suspect at inabante pa ang sasakyan. Hanggang sa tumukod ang kotse sa isang poste at kinaladkad ng mga pulis ang lalaki palabas ng sasakyan. Ayon sa pulisya, lasing ang driver ng kotse at tumakas matapos singilin ng bill sa pinanggalingan niyang bar. Habang tumatakas, nasagi pa raw ng driver ang ibang sasakyan. Nakakulong na ang suspect at nahaharap sa patong-patong na reklamo. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Mahigit 400 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasa bat sa NAIA. Nakalagay sa limang kahon ang halos 60 kilo ng hinihinalang shabu. Natunugan ng mga otoridad ang kahinahinalang mga package nang dumaan ang mga ito sa X-ray at K-9 unit. Galing daw ang mga kahon mula sa Guinea, West Africa at dumating sa bansa noong Biyernes. Inaresto ang dalawang lalaki na kukuha sana sa package. Wala pa silang pahayag. Hindi pa nagsisimula ang tag-init pero may ilang lugar na sa bansa na nakararanas ng kakulangan sa supply ng tubig. Sa anunsyo ng PAGASA, maaaring umiral ang El Nino simula sa Hunyo. Ibig sabihin, makararanas ng mas mababa sa normal na buhos ng ulan ang buong bansa. Ngayon pa lang, nagkakabitak-bitak na ang lupa sa bayan ng Gamu, Isabela. Pahirapan naman ang supply ng tubig sa ilang barangay sa Zamboanga City, kaya nagpapatupad na ng water rotation doon. Ayon sa National Water Resources Board, ang kakulangan ng tubig, lalo para sa irigasyon, posibleng maranasan sa iba pang panig ng bansa. Pwede rin daw itong magpababa sa level ng tubig sa mga dam na magre-resulta sa pagbawas ng tubig sa mga irigasyon para matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo ng tubig para sa mga bahay. Sa ngayon, pinaghahandaan na raw ng Department of Agriculture ang maaring maging epekto ng El Nino. Malaki rin daw ang magagawa ng National Irrigation Authority sa mas epektibong water management. Nung huling manalasa ang El Nino sa bansa noong 2018 hanggang 2019, 250,000 magsasaka ang epektado at umabot ng halos 8 bilyong piso ang naging pinsala sa agrikultura. Ibinaba na sa lokasyon ng lumubog na MT Princess Empress sa Oriental Mindoro ang isang remotely operated vehicle mula Japan. Ito ang tutukoy sa kondisyon ng barko at sa dami ng tumatagas na langis mula rito. May report si Cedric Castillo. Habang tumatagas ang langis mula sa lumubog na MT Princess Empress, 5 milyong piso kada araw ang nawawala sa kita ng mga apektadong mangingisda. 19,000 mangingisda ang hindi makapaghanap buhay dahil sa oil spill. Critical marine habitats yung tinawaman po ng oil spill at definitely ito po ay makakaapekto, may negatibong impact po ito doon sa ating mga isda. Ang pinsala ng oil spill, pinangangambahang lumala. May halong langis daw ang tubig na nakuha ng Philippine Coast Guard Batangas sa Verde Island. Ang Verde Island, matatagpuan sa Verde Island Passage, na kilala bilang sentro ng Global Marine Biodiversity. Importanteng breeding ground at tirahan ito ng mga isda at iba pang lamang dagat. Nauna nang nagbabala ang UP Marine Science Institute na delikado ang pagkalat ng oil spill sa Verde Island Passage. Yung ating source ng food, yung mga isda, posibleng hindi maging ganun ka-available in the next few months. Naka-red alert ang PCG at Batangas City LGU para makontrol ang pagkalat ng oil spill. Kalaunan, nag-post ang PCG sa Facebook nito na base sa aerial inspection karinang hapon, wala nang nakitang bakas ng oil spill sa paligid ng Verde Island. Mula sa Japan, dumating na sa bansa ang Remotely Operated Vehicle o ROV na makatutulong sa pagtukoy ng kondisyon ng MT Princess Empress at sa dami ng langis na tumatagas mula rito. Kinontrata ito ng may-ari ng MT Princess Empress. Nasa bansa na rin ang mga tauhan ng US Coast Guard na tutulong din sa paglilinis sa oil spill. Inaasahang magde-deploy rin sila ng sariling remotely operated vehicle. Nakikipag-ugnayan na rin ang Pilipinas sa South Korea para sa posibleng deployment ng Coast Guard nito sa Oriental Mindoro.
Sinabi naman ng isang opisyal ng Marina na peke di umano ang ipinakitang Certificate of Public Convenience ng may-ari ng lumubog na barko. Sa inilabas kasing dokumento, may nakapirma ang isang engineer Mark Anthony Pascua na direktor di umano ng franchising service ng Marina. Hindi po siya, well, hindi siya authentic, so to speak. Kasi wala nga po kami ini-issue CPC amendment. The same time, I never signed any amended CPC for that matter. I am the regional director of Marina National Capital Region. I am not the director of franchising po. Pinunari ng Marina ang pirma ng isang Feliciano Tira na nag-certify na totoo ang CPC ng MT Princess Empress. He retired in January 1, 2020 and he passed away po December 27, 2022. Wala pang pahayag tungkol dito ang may-ari ng MT Princess Empress. Cedric Castillo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Good news naman sa mga motorista. May bawas presyo sa petrolyo bukas. 1 peso and 85 centavos ang rollback sa kada litro ng diesel. 1 peso and 20 centavos naman sa gasolina. Habang 2 pesos kada litro ang tapyas sa presyo ng kerosene. Itinanggi raw ng immigration official na dawit sa viral na kwento ng pasaherong na iwan ng eroplano na hinanapan niya ito ng yearbook. Sinabi yan ni Bureau of Immigration Commissioner Norman Tancinco sa Senate hearing kanina. Sinabi naman ng tagapagsalita ng immigration na si Dana Sandoval sa panayam sa Super Radio DZBB na hindi required sa mga aalis ng bansa ang yearbook at graduation photos. Tanging passport, round trip ticket at visa para sa ilang bansa ang kailangan ng pasahero. May kakaibang ilaw na nakikita sa karagatan ng Tagbilaran, Bohol. Ang mga yan, nagkakarera pa lang mga bangka. Yan ang dragon boat na glow in the dark. Mistulang ordinaryong bangka pero pagsapit ng gabi, makukulay na ilaw ang makikita. Bahagi ng pagdiriwang ng Saulug Festival ang kakaibang karera. Masasaksihan daw ulit ito sa Dragon Boat Festival sa Hulyo. Lusot na sa Senado ang panukalang tanggalin ang no permit, no exam policy sa mga paaralan. Sa Senate Bill 1359, ipagbabawal ang pagpigil sa estudyante na kumuha ng pagsusulit o anumang uri ng educational assessment dahil sa hindi nabayarang tuition o iba pang school fees. Kailangan lang magpasa ang estudyante at mga magulang o legal guardian ng promissory note kung saan nakasaad kung kailan sila magbabayad. Sakop ng panukala ang mga estudyante sa mga pribado at pampublikong paaralan mula elementarya hanggang kolehiyo, maging vocational institutes pati mga kumukuha ng postgraduate degree. Ang mga eskwelahang mahuhuling lalabag, magmumulta ng 20 hanggang 50,000 pesos. Sakali namang hindi pa rin makabayad ang estudyante, pwedeng hindi ibigay ang grades o clearance niya o kaya'y hindi siya payagang makapag-enroll sa susunod na taon. Marangkada na ang comeback concert ng Grammy Award-winning singer-songwriter na si Taylor Swift. Dito naman sa Pilipinas, pinainit ni David Licauco ang runway para sa isang fashion show. May report si Lars Santiago. Kasama si pambansang Ginoo, David Licauco, sa mga sparkle stars na rumampa sa fashion show ng isang clothing brand. As you can see-through siya. Hindi ko sure kung kaya ng aking abs, but then... Yeah, it's for summer. Pinainit din ni Bianca Umali, Ruru Madrid, Derek Monasterio, Max Collins ang runway. Kumasa sa isang dance challenge sa TikTok sina Kai ng EXO at Momo ng Twice para yan sa single ni Kai na Rover. Very grateful naman ang Paramore kay Taylor Swift. Isinama kasi ng multi-awarded singer-songwriter sa stage ng The Eras Tour sa Phoenix, Arizona, ang American rock band as guest celebrity. Nitong weekend nagsimula ang comeback concert ni Taylor. Umabot ng 44 ang song setlist niya mula sa 10 albums na tumagal ng mahigit 3 oras.
Ayon sa report ng BBC, nakagawa ng record ang The Eras Tour for the most concert tickets sold by an artist in a single day. Lars Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. May isa na namang opa na gustong makabisita sa Pilipinas. Siya ang South Korean actor-singer na si Cha Eun-woo. Mensahe niya sa Pinoy fans, "I'll be seeing you very soon." Dati na raw nakabisita sa Cebu si Eun-woo at next destination daw niya ang Boracay. Of course. Mm-hmm. From Korea to America naman, ang influence ng K-pop group na Twice. Nag-debut sa top 2 ng Billboard 200 ang kanilang Ready to Be album. Yan ay matapos nilang ma-achieve ang biggest US sales week of any female K-pop artist in history. Yan po ang mga balitang dapat yung malaman. Sumasalamin sa katotohanan sa ating bayan. Ako si Maki Pulido. Ako naman si Ato Maraulio at ito ang State of the Nation. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat yung malaman. Maaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.